Shout out tayo mga idol sa ating mga member. Lubos-lubos akong nagpapasalamat sa mga ito dahil sa ilang buwan na pagsusuporta sa ating mga channel. Ilang buwan na hindi nagsasawa sa pagmamahal at pagbibigay ng kaunting tulong buwan-buwan. Sisimulan ko sa mga pinakamatagal at sa mga bago. Shout out kay Idol Marvin Maliberan na nagiging member ko sa tatlong mga channel at laging nagsusuporta sa akin, kay Ate Bing Bating Bear, Miss Miami Laurel, Ava at Tinder, sa aking mga kasamahang guro, kay Sir Jovanix, kay Blind Glen Family TV. Shout out din sa mga bagong member natin, kay Queen Jason Jason, Idol Rick Quijano, at maraming salamat Idol Sweet Joy sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, kay Idol Amadio Flores, maraming salamat Idol, kay Emilene Binolirao, sa lahat ng mga nagmamahal at nag-antabay sa ating mga upload, mabuhay po kayo mga idol. Sisimulan na po natin ang ating kwento. Ibinigay din ni Nanay Canida kay Lucas at Luis ang mga dalang mga armas galing doon sa kuweba. May dala itong isang mahabang pamalong kahoy. Wika ni Nanay Canida, hindi ito pangkaraniwan at mabisang panlaban sa mga kampon ng kadiliman. Habang isang buto ng hayop naman ang ibinigay ng matanda kay Luis at may nakakabit itong patalim sa dulo na gawa rin sa buto. Wika ni Nanay Canida, may paparating ngayong gabi, Lucas, Luis, Gapol. Magiging isang umaatikabong bakbakan ang magaganap. Hindi natin uurungan ang ating mga kalaban. Tatapusin ko na din ang mga barangan na iyon at pati na itong si Paul. Sa hapon na iyon, nasa labas ng kanilang bahay itong si Nanay Canida kasama sina Lucas at Luis. Ano kaya ang gagawin ng mga iyon, Nanay Canida? Tulad nga ng wika ng aking gabay Lucas, paparating ang malakas na pangkat para patayin ako. Ibig sabihin, mas malakas ang kanilang pangkat at mas malawak ang kanilang gagawing pag-atake sa atin. Tandaan ninyo ito mga anak, manalig at magtiwala kayo sa mga kakayahan ninyo. Huwag kayong matakot at magdalawang isip. Nang kumalat na ang kadiliman, kinakabahan na itong si Nanay Canida. Kakaiba ang kanyang pakiramdam. Parang nakakakaba ang sobrang katahimikan ng buong kapaligiran. Madilim na ang buong paligid. Ngunit nanatiling nasa labas ang mga ito. Habang ang mga kaibigan at mga kakampi na mga engkanto ni Nanay Canida, umaaligid na ang mga ito sa paligid ng bahay. Nakadapo na doon sa mga puno ng mangga ang maraming mga paniki at ang ilan sa mga uwak. Nasa bakura na din ang apat na mga balbal at tatlong mga sigbin. Nasa gilid na din ng bahay ang isa pang malaking nilalang na may hawak ng malaking pamalong kahoy. Nandoon na din ang tatlong mga amtin, mga maliliit na mga nilalang na kadalasan na naninirahan sa mga batuhan. Mga engkantong kayang makipaglaban sa mga aswang dahil na rin sa lakas at bilis ng mga ito. Sa kabilang banda naman, papunta na ang grupo nila ni Tasio at Ana sa bahay ni Nanay Canida. Kasama ng mga ito, ang mga kakamping mga engkanto at mga lamang lupa. Kasama ng mga ito, ang napakaraming mga basiko, mga maliliit din na nilalang na mga lamang lupa, mga batibat na mahigit sa 10 mga bilang at ang mahigit sa 10 mga aswang na mga kaibigan ng mga barangan. Handang-handa na ang mga ito sa kanilang gagawing pag-atake. Makalipas pa ang ilang sandali, pagdating ng mga ito doon sa kakahuyan na kinaroroonan ng bahay nila ni Nanay Canida, agad na nag-usal ang magpinsan na barangan ng mga orasyon. Pagkatapos, wika nito sa kanyang mga kasamahan, sumunod kayo sa akin. Patayin ang lahat ng mga engkanto na nandirito sa lugar at ang matandang iyon.
agad na naglalakad itong si Tasyo papalapit sa bahay ni Nanay Kanida. Nakasunod naman itong si Ana at ang mga kaibigang mga nilalang. Habang si Nanay Kanida nang maramdaman ang paglakas ng ihip ng hangin, agad itong napatayo. Wika nito kay Lucas at Luis. Lucas, Luis, nandirito na sila. Nandirito na ang mga kampon ng mga demonyo. Humanda na kayo. Agad na napatayo na din ang dalawa. Wika nitong si Luis. Ano ang ibig mong sabihin na nandirito na sila, Nanay Kanida? Ngunit hindi na iyon natapos pa ni Luis at nasagot nitong si Nanay Kanida. Dahil doon sa may unahan, mayroong nakikita at naaninag ang mga ito na parang mga bulto ng tao ang paparating sa kanilang kinaroroonan at mas lumakas na din ang ihip ng hangin sa paligid. Kaya wika nitong si Lucas. Sila na ba ang mga kalaban natin, Nanay Kanida? Oh, Lucas, humanda na kayo. Napakarami ng kanilang mga kasama. Biglang tumalon ang tatlong alaga ni Nanay Kanida at humarang agad ang mga ito doon sa mga barangan. Ngunit nang magbanggit ng mga banyagang salita itong si Tasyo, may mga anino ang mabilis na umaatake sa mga ito. Tumalsik ang mga alaga ni Nanay Kanida. Wika ng matanda. Mga tampalasan, pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong ito sa amin. Namumula na ang mga mata ni Nanay Kanida at nagbago na din ang hitsura nito. Sobrang nakakatakot na ang hitsura ng matanda. Kakaiba na din ang boses na lumabas galing sa bibig nito. Parang nasa ilalim na ng lupa. Wika naman itong si Tasyo. Tanda, nanakawin ko ngayon ang mga kaalaman mo bago kita patayin. Nasasabik na akong makapaghiganti sa iyo sa ginawa mo sa akin noong nakaraang gabi. Pagkatapos nakikita na nila ang mga kasamahan nitong si Tasyo at Ana, nakita nila ni Nanay Kanida ang mga maliliit na mga nilalang na pumalibot agad sa kanilang bahay. Napakarami ng mga ito. May mga batibat pa ang mga ito nakasama na may dalang mga malalaking sanga ng kahoy. May mga nilalang na nagmistulang mga putol na puno ng kahoy. Ngunit may mga paa, kamay at mukha ang mga ito. Ngunit ang nakatawag agad ng pansin ni Nanay Kanida ay ang mga nakitang nilalang na nasa likuran nila ni Tasyo at Ana. Hindi siya pwedeng magkamali. Alam niyang mga aswang ang mga ito. Sa isip ni Nanay Kanida, saan galing ang mga aswang? Papanong may mga aswang na kasama ang mga barangal? Sabi ni Nanay Kanida sa dalawang kasama, Luis, Lucas, may mga aswang silang kasama. Kayo na ang bahala sa mga ito. Ngunit hayaan ninyong lumapit ang mga iyan sa atin. Huwag kayong lumayo. Bukod sa mga nilalang na ito, may nakita pa ang grupo nila ni Nanay Kanida na may mga nagpalipad-lipad na parang malalaking mga bangaw. Mga insekto ang mga ito na alaga ni Tasyo galing sa mundo ng mga Diablo. Lubhang mapanganib ang mga ito dahil sa kanilang taglay na mga kamandag. Ilang sandali pa, sumipol na itong si Tasyo habang itong si Ana bumuka-buka ngayon ang bibig nito na parang may mga iniusal-usal na mga orasyon. At ilang sandali lamang, biglang nabali ang mga sanga ng mga punong kahoy na nasa paligid. Lahat ng mga nabali na mga sanga, itinangay ang mga ito ng hangin at pahampas na ang mga ito sa kanilang tatlo. Mabilis naman ang naging kilos ni Nanay Kanida. Agad itong umindak ng tatlong bisis sa lupa. Matapos na gawin niya iyon, nabiyak naman ang mga lupa sa paligid at may mga nagsilabasan na mga baging at inabot ng mga ito ang mga sanga ng mga puno at ibinagsak ang mga ito sa lupa. Pagkatapos, mabilis na inabot na naman ng mga ito ang dalawang barangan. Ngunit bago pa maabot ang mga ito ng mga baging, mabilis nang nakalipat ang mga ito ng pwesto. Bulong ni Nanay Kanida.
oras yun ng panlinlang. Hindi ninyo ako maluloko. Ang sambit ng matanda at pagkatapos, gulat na lamang itong si Ana nang maramdaman na may nakapulupot na sa kanya na mga baging sa kanyang paa. Umindak na din sa lupa itong si Ana ng dalawang bisis at lahat ng mga baging na nakakapit sa kanya agad na kumalas ang mga ito at nalalanta. Dito na sumigaw itong si Tasyo ng tatlong banyagang salita at inutusan na ang mga alaga at mga kakampi na sugurin na ang kanilang mga kalaban. Mabilis nang gumagapang ang mga basiko papasugod na sa kanila. Ganon din ang mga nilalang na mga ambuka. May bitbit ang mga ito ng mga baging na latigo. Ang mga insekto naman, mabilis nang nagsiliparan ang mga ito papunta na din sa kanila. Nagtatalunan na din agad ang mga aswang habang umaaligid sa kanilang tatlo. Sumigaw na din itong si Nanay Kanida matapos na magbanggit ito ng tatlong banyagang salita. Nagsilabasa na din agad ang kanyang mga kaibigang mga engkanto. Sinalubong ng apat na mga balbal ang mga nilalang na mga basiko at ambuka. At nang mapang-abot na ang mga ito, agad na nagkabakbakan. Mabilis at malakas din ang mga alaga ni Nanay Kanida. Bawat mahawakan ng mga basiko, agad na ibabagsak ang mga ito sa lupa. Kakagatin ang mga liig hanggang sa mamatay. Mabilis din na umigpaw ang mga basiko at mga ambuka at kinubawan ng mga ito ang mga alagang mga balbal ng matanda. Tumulong na din ang tatlong mga sigbi ni Nanay Kanida. Mabilis na lumipad ang mga ito at hinagip ang mga papalapit na mga kalaban. Habang ang isang malaking nilalang dala ang pamalong kahoy nito, agad na pinagpapalo at inaataki ang mga papalapit na mga kalabang batibat. Habang ang mga alagang mga paniki at mga uwak ni Nanay Kanida, inaataki naman ang mga insekto na nagsiliparan. Maririnig mo sa paligid ang ingay ng mga angil at mga palahaw ng mga ito. Umaatikabong bakbakan agad ang nangyayari sa buong paligid. Habang sina Luis at Lucas, agad nilang hinarap ang mga aswang. Mas marami ito sa kanila. Ngunit ngayon, wika nitong si Luis. Lucas, mukhang kakaiba na ang labanan na ito ngayon. Unang bisis kong makakaharap ang mga ganitong uri ng mga nilalang. Ngunit kailangan na hindi tayo matalo. Dahil sa oras na mangyayari iyon, maaaring katapusan na natin at ng mga mahal natin sa buhay. Kaya naalala nitong si Lucas ang kanyang mag-ina at ang iba pang mga kasama nila doon sa loob ng bahay. Kailangan nilang protektahan ang mga ito. Kaya kahit na ano paman ang mangyayari, kailangan nalabanan nila ang mga kampo ng kadiliman at tatalunin. Tama ka, Luis. Tatalunin natin ang mga ito. At pagkatapos, umaataki na agad itong si Luis at Lucas gamit ang kanilang mga armas. Ganon din ang kanilang mga kalaban. Agad na napang-abot ang mga ito. Agad na pinagpapalo ng mga ito ang mga aswang. Ngunit agad na dinaluhong na ang dalawa ng mga nilalang na mga basiko at pilit na inabot ang mga ito ng mga kalmot at mga hampas gamit ang kanilang hawak na mga baging. Agad na napapatras ang dalawa habang ang mga aswang naman nakadapa ng mga ito sa lupa at umaalulong. Nakakakilabot ang alulong ng mga ito na pati ang mga kasamahan nila sa loob ng bahay na pasilip doon sa labas at kinikilabutan na. Naririnig din ng mga ito ang kakaibang mga palahaw ng mga nilalang sa paligid. Ngunit itong si Manong Gapol, gustong gusto na din itong tumulong. Hawak nito ngayon ang mahabang itak. Mas nanggagalaiti ito sa galit nang makita ang dalawang magpipinsa na mga barangan na nagiging dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Napipigilan na lamang ito ng kanyang asawa. Sa mga pagkakataon din na iyon, papunta na din sina Manong Paul sa lugar nila ni Nanay Kanida.
kasama niya ang apat na mga utusan sa kanyang palayan. Nakasama din niya noon sa pagsunog sa bahay nila ni Nanay Kalida. Ngunit ang unang plano ngayon ng mga ito, dadaanan muna ang bahay nila ni Manong Gapol para tapusin na ang lahat ng mga ito. Habang nagpapatuloy naman sa pagbakbakan ang mga alaga ng magkabilang panig, pinagtutuka naman ng mga paniki at mga uwak ang mga insekto na alaga ni Tasyo at Ana. Ngunit may ilang mga paniki din ang namatay dahil sa kamandag ng mga insektong ito. Dumapa na itong si Nanay Kalida sa lupa habang nag-usal ng mga orasyon. Ilang sandali pa, biglang nagsilabasan ang tatlong mga anino na may hawak na mga karit. Papasugod na ang mga ito kay Ana at Tasyo. Mabilis naman ang naging tugon ng dalawang barangan. Agad na nagsisigaw ang mga ito ng mga banyagang salita. Pagkatapos, agad na umihip ang malakas na hangin sa palibot ng magpinsa na barangan. At ang mga basiko, sinalubong na din nila ang mga aninong pinalabas ni Nanay Kalida at hinarang ang mga ito. Ngunit pagbaling ng tingin ng dalawang barangan kay Nanay Kalida, nawala na ito doon sa kanyang kinatatayuan. At biglang mayroong mga kamay ang lumabas sa lupa kung saan nakatayo ang dalawang mga barangan. Inabot kaagad ng matanda ang dalawa na sina Tasyo at Ana. Ngunit mabilis na nakatalon itong si Tasyo at napagulong palayo. Ngunit itong si Ana, naabot na ito ni Nanay Kalida.